Naku, anak. Ano ba yan? Bilang ka ng bilang niyang pera mo. Baka mamaya matsyempohan tayo ng mga akyatbahay ng mga magnanakaw. Ay, naku, anak. Utak na loob. Itago mo na nga yan. Ginakabahan ako sa'yo. Baka ako mamatay. Hindi pa panahon. Marami pa akong dapat na maipon galing sa panguhula ko. Nanay naman, masyadong advance yung pag-iisip ninyo. Binibilang ko lang naman huwag kinita ko kagabi sa ballroom eh. Pabira ka. Eh, alam naman na lahat ng tao na DI ka. At ang DI, madaling umaman. Baka isipin na lang nila, pera tayo. Ang manguhula ko talagang nanay, oh. Mabuti na lang hindi ako nagmana sa takbo ng utak ninyo. Kain na lang ho tayo. Sandali, meron pa tayong ulam dito. Ano po yung ano nyo? Ito. Ano ho yan? Espesyal. Sandali, di ba ho yan yung mga ginagamit yung dahon-dahon sa ano, sa panguhula? Ano ka ba, anak? Gulay yan. Masustansya yan. Ikaw naman, sakit mo naman magsalita, oo. Gulay. Uy, siya nga pala. Nakakita ka na ba ng buyer doon sa apartment ni na Alma? Hindi pa nga ako eh. Pero naisip ko, ano kaya kung tayo na lang mo ang bumili nun? Alam mo, naisip ko rin yan. Alam mo, na-vibes ko rin yan noon eh. Magkakaroon tayo ng sarili nating lupa. Pero kaya lang, kaya mo ba? Eh, liit-liit naman ang sweldo mo. Isa pa, lay-lay na yung paa mo, tsaka dila mo, saka sasayaw dyan sa... Ay, nako, ewan ko. Sinanay naman, siyempre yung pag-iipunan mo natin yun. Paano ka naman makakaipon? Eh, puro naman barya-barya lahat yung iniipon mo. Ubus na lahat ang pera sa Japan. Miss Kiko, pa konti-konti lang. Mas gusto ko naman yung trabaho ko dito kaysa sa Japan. Na, sige na. Pero anak, kung po pwede sana, kausapin mo rin si Bob at saka si Alma. Sabihin mo, kung pwede, installment. O, di ba, mas maganda? Pwede rin. Tatanong natin. O, baka naman gusto mo, ikonsulta ko muna sa baraha. Ay, huwag na unay. Baka po mapusoy yung usapan namin pag ninaan sa baraha eh. Hayaan niyo, pupunta ako na lang kung sila bukas. Yeah. Kain. Nagpunta ho kami dito para ho makausap kayo tungkol sa pinagbibili niyong apartment. Ay, oo. Nabanggit nga sa akin ang honey ko na nagkausap na raw kayo. Oo nga ho eh. Kasi naisip po rin ho namin, kami na lang ho ni inay ang bibili. Sa susunod na buwan, magkakaroon ako ng pera. Saka maganda na rin ho yung vibration ni inay sa bahay na yun eh. Soft drinks po muna kayo, oh. Juice. Kanining Coke. Joseph, oh. I think. Okay. Pamangkin ko, si Denise. Hi. It's a very good news, ah. At least kung kayo po makakabili ng apartment namin, eh, mas matagal po tayo magiging magkaibigan. Di ba, Joseph? At mas maganda yon para patuloy pa rin kayo makapanghula sa amin. At the same time, na-maintain a friendship, di ba? Tsaka bali, ano ho yun eh, 403 square meters. Malaki ho ang lote, tapos murang-mura lang. Kaya kunyari, magtatayo kayo ng shop, bagay na bagay doon, doon pupunta yung mga clients nyo. Galing talaga mag-sales talk ni Bob, Donay, no? Alam mo, Bob, parang hindi ko yata type yung 575. Siguro mas maganda kung 550. 550,000 na lang, no? Tama-tama din sa presyo ng binibili namin. Kasi parang kung 575, parang masyadong mahal. No? Hindi maganda. Siguro bababaan niya ang konti. Kailangan siguro pag-usapan din namin mag-asawa yung 550, bali 550,000. Parang masama ang dating ng vibes na yun sa amin. Actually, ako lang nagba-vibes eh. Hindi ka naman manghuhula dito. Kung ganun, pwede nating ihanda na mga papeles para naman maasikaso ng abogado namin. At sa ngayon eh, baka gusto nyo magbigay na kayo ng down payment. Oh! Sige, magkano naman ang down payment? Mga... taas! Madam Lucring, wala pa ho ako sinasabi. Wala pa ho. Ang gusto nyo, ganito, mga magkano kayo natin? Ang initial deposit, 10,000 pesos lang. Anak! So cheap! 5 lang pera namin. Ay, pwede na ho yan! Pwede na! Pwede na yun!
Oh, pwede na raw, 5,000. Huwag kayo mag-alala. Sa makalawa, bibigyan namin yung kalahati. Ay! Ay, mag-aano kasi ako ng binyag. Alam ko nung bumili ako ng mumurahing mga regalo. Hindi pa anak ano. Sige, mag-soft drinks ho kayo. Para ho sa ating pagsisimula ng ating pagiging magkakaibigan. Yung pera ho, kailangan na namin. 5,000. Cold cash. Wala pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Honey, ayoko na. Sumasakit na balakang ko eh. Ay naku, honey, hindi ka magiging healthy sa ginagawa mo. Hindi mo ba alam? Sa librong binasa ko, kailangan mag-exercise tayo at least 30 minutes araw-araw para maging healthy. Eh, hindi naman exercise itong pinapagawa mo sa akin, honey. Parusa na to eh. Ayoko na. Ay naku, pasensya ka na. Palibasa kasi yung first chapter pa lang ng libro na babasa ko. Kaya konti pa lang ang mga steps na alam ko. Hayaan mo. Dadagdagan ko pa. Sige na, ano ka ba naman? Kumilos ka dyan. Hello. Dito rin pala kayo nagpupunta tuwing umaga, ah. Uy! Norman! Ay, hindi ko alam dito kayo nagpupunta. Ang ganda rito, no? Sarap ng hangin. Talaga, masarap ang hangin dito sa lugar namin. Tsaka magpupunta rito mga babae. Sexy! Ang gaganda! Ha? Sana, napaka-prank ka magsalita nito. Ikaw naman. May asawa na ako. Balita ko, binibenta niyo raw yung apartment niyo. Ah, yung apartment. Magkano niyo ba pinagbibili? Yung apartment, oh, pinagbibili nga namin yun eh. Siguro pwede na sa 575,000. 575. Ah, kasi, mahirap na yung nagdilipat-lipat eh. Tsaka nagustuhan ko na rin yung pwesto nyo rito. Tsaka, baka pwede mo makihati dun sa bibili nung apartment. Nako, ang bibili kasi si Madam Locrine, yung katabing bahay nyo. Eh, nag-usap na kami tungkol dun sa bahay eh. Baka pwedeng installment, 6 months to pay. Kaya kong tapusin yun. Lahat yun, kaya kong tapusin, 6 months to pay. 6 months to pay? Eh, okay lang sana yun eh. Kung bibilin mo, 6 months to pay, okay lang kasi kailangan din namin ng pere. Pero alam mo, kailangan ko pa rin kausapin si Madam Locrine tungkol dyan. Baka alam mo na, magkagulo. Sana pumayag si Madam Locrine. Sige, mauna na ako sa inyo. O sige. Okay. Basta Norman, pagka nagkausap kami ni Madam, sasabihin ko kagad sa'yo. Okay. Okay. Thank you, ha. Sige. Okay. Ingat. Ingat lang, Norman. Hi, Poggy. Poggy Pop. Landi-landi mo. Honey naman. Bakit mo sino mas gwapo sa amin dalawa? Ikaw! O mamaya, ha. Mister mo, ang nandito sa baraha. Nakalagay dito, may kabit ang mister mo. May number 2. Niloloko ka ng mister mo. Huwag kang paluloko. Sundan mo siya. Tingnan mo lahat ang mga ginagawa niya. Katulad ng pagsunod na ginawa ko sa mister ko noon bago siya mamatay. Nahuli ko eh. Meron siyang kabit na bata. Kaya yun, inatake sa puso, natigo. Sundan mo, mister mo. Baka mamaya mapunta sa iba yan. Sige ho, alis na ho ako. Ibubukin nyo lang pala ako eh. Ako ang number 2. Nandito siya ngayon sa number 1 niya. Bali na ho. Bihira naman ito manghuhulang ito. Buking-king ng bubuking. Marilin mo dito. Ano nangyari doon sa misis? Bakit ano nangyari doon? Ay, naku, honey. Tarot card. Madam, madam. Nakulaan nyo nga ako. Sige na, Madam Locrine. Kasi para pag nararadot ko, honey, tingnan mo nga ang ilong ko, honey. O, parang namamagana na namumula na para bang nakakaramdam ako na magkakaroon ako ng tagyawat. Madam, pakihulaan nga. Sige na. Ano nakikita ninyo sa tarot cards? Ito yung ilong ko, ah. Ito. Joseph. Okay. Wala pa anak ko. Hindi pa dumarating. Di ba dati naman tayo nagkikwentuhan kahit na wala si Joseph? kasi ganito yan eh. Si Norman, yung katabi natin, interesado rin siya dito sa apartment. Ngayon, naisip ko na baka pwede na ipagbibili ko sa kanya yung kalahati. Tapos, ibabawas ko pa yung 10,000 yung na-advance. Kamag-alala. Sasabihin ko sa anak ko. Ay, Madam Locrine. Yung kalahati ng apartment, pagbibili mo kay Norman. Pero yung kalahati, pagbibili mo sa akin. Oo.
Ang ibig sabihin nun, imbes na 575,000 ang babayaran nyo sa akin, kalahati na lang nun. Uh-huh. Tapos, ibabawas ko pa yung 10,000 na in-advance nyo sa akin. Okay. Cool. Ay, Madam Lucre, yun hong tagyawat ko, pakitingnan lang. Sige na ho, baka makasira to sa aking kagandahan. Makabawas sa ganda ko tong tagyawat na para bang tumutubo. Ito, Madam Lucre, ano pong nakikita ninyo dyan sa tarot cards nyo? Sige na. Hindi ka ba titigil? Alam mo, ipapanalangin ko na lalong dumami ang tigyawat sa ilong mo. Gagawin ko libo-libo yung dumugo dyan. Paano, iba pa yung ko? Mahirap magpaganda, honey. Sige ho, Madam Lucre. Ay, naku, si Mao Tse-tung. Ay, hindi. Magandang umaga po. Good morning! Oh, saan iyo asawa? Eh, wala... Ako ang dating sa iyo sa utang. Wala! Wala si Bob! Eh, wala... Hindi pwede. Kailangan ikaw kausap, Bob. Sabi na, wala naman ko. Ay! Three words? First word? Not counted? Not counted? Wag, wag. Second word? Ikaw. Ako, wag ako. Third word? Cha-cha, nag-cha-cha. Tango, tango. Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw, para kati-kati. Wag ako labas. Hoy! Ay, oh, kasi yung kati-kati ng paa ko, kinagat ako ng langgam yung legs ko, kati-kati. Ganito ikaw ah, ikaw kamot ka. Teka muna, sa iyo asawa, tagal na palugit ang aking utang ha? Ho, eh, huwag ko kayong mag-alala, Mr. Ong. Malapit na ho namin mabenta yung apartment namin eh. Makakabayad na ho kami sa inyo, promise ho, promise. Eh, teka lang, basta. Kaya bayad utang, ikaw sabi iyo asawa, kita akin ha? Opo, opo. Sorry. Dali, kami alis na. Bye. Have a nice day. Thank you. Gano'n. Have a nice day. Take care. Paniningil na. Oo. Tapos ngang mahati ang kanilang three-door apartment sa dalawa at nagkaroon na ng dalawang titulo, pinagbili ng mag-asawang Bob at Alma ang isang kalahati kay Norman na sinang-ayuna naman ang unang kausap nilang si Joseph at Aling Lucring. Ngunit makaraan ng ilang buwan, hindi pa rin naisasagawa ang bilihan ng naturang kalahati kina Joseph at Aling Lucring. Honey ko, kanina pa siya umalis ng bahay, wala pa. Saan ba yung mister mo? Eh, nagpunta kina Mr. Ong. Dumaan kasi sa bahay nung isang araw. Kailangan niya magpakita eh. Bakit Norman, ilang installment ka na ba? Last week. Pangatlo ko na yun. Ito na nga, fully paid na ako this week, no? Naku, eh siya pa naman na maging branch manager ng isang bangko. Talagang makakaipon ka nga ng madaling-madaling yan. Eh, wala ka pa bang balak mag-asawa? Meron. Baka next week. Kaya, maganda ka na, Denise. Ba, naman pakailam ko dyan, ano? Aba, hoy, Denise, maswerte magpapakasawa nito. Pero yun mo, napakagwapo na, responsable pa. Hindi ka lang ng asawa ko, no? Pangit na, responsable, nakakaasap. Tiga mo, mawawala na tuloy sa amin yung apartment namin. Pero, huwag mo sabihin sa asawa ko na sinasabihan ko siya ng ganun, ha? Quiet. Ay! Ay, honey. Ay, Norman, sorry, ah. Eh, kasi na-traffic ako sa umpin, eh. Okay lang yun. Magaling naman magpatawa yung asawa mo, eh. At saka, nandito naman si Denise. Ito nga pala yung bayad. Last payment. Bayad na ako lahat. At okay. Pakipirmahan na rin to para may ebidensya ako. Okay. Ayan. Ito naman ang deed of sale. At napanotaryo ko na yan. Kaya okay na lahat ng papeles. Okay. Salamat. Bueno. Mauna na ako sa inyo. Thank you. May lakad pa ako eh. Bye-bye, Denise. Alma, Bob, wala na ako. Bye. Bye.
Ang hangin, ano? Kahit ligawan ako niyan, hindi ko siya sasagutin. Eh, ikaw naman kasi. Asa ka parang asa doon sa Joseph na yun. Eh, puro ligaw tingin na naman sa'yo. Tingin. Wala naman ligaw. Diba, honey? Patingin ng cheque. Nasaan yung cheque? Nakalubog na. Joseph, saan ka pupunta? Pwede niyo makisabay? Diyan lang ako. Bibili lang ako ng ano. Bila ko ng bawang. Ko, hindi ka lang pala torpe, sinungaling ka pa. Bibili kang bawang, ganyan na itsura mo. Tsaka may pabula-bulakla ka pa. Sino man ang aakyata mo ng ligaw o baka naman meron kang dadalawing patay? Actually, sa inyo ako pupunta eh. Matagal ko na kasi sana gustong gawin to eh. Paakyat sana ako ng... Aakyat ka ng ligaw? Pwede ba, Denise? Pwede ba akong makita ng ligaw? Matagal akong nag-intay. Ay, nga pala. Laklak para sa'yo. Thank you. Wala ka bang sasabihin? Baka nung bulaklak, no? Angin mo. Hoy, balita ko. Talagang magaling yan si Madam Lucrine. Imagine ha, galing pa kami sa malayong lugar, pinuntahan na namin siya dito. At alam niyo ba, ang bata pa daw si Madam Lucrine, na naghinip siya na may isang ermitanyo. Ibibigay sa kanya ng galing. Sa paghula, nagkaling kami ng isang buwan dito. Nagpahula kami ng kumari ko. At nalaman namin na yung magana ko pala sa opisina namin, kasamahan lang pala namin. Oh, grabe. Kaya ayun, natsugi siya. Ang galing ni Madam Lucrine. Akin, gusto alam ano nangyari sa akin negosyo. Sandali, Mrs. Okay naman ang negosyo mo, ah. Maganda naman ang vibes ko. Mrs. Anong negosyo mo? Akin negosyo, promotion. Akin padala entertainer sa Japan. Mrs. Masama ang vibes ko. Magkakaroon ng kaaway ang anak mo. Hindi ninyo mabibili ang apartment. Hindi sa inyo mapupunta. Aabot pa kayo sa demanda. At sayang ang down payment na binigay niyo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Mrs.? Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko sa iyo? Mahusay akong maghula. Kaya binibigyan na kita ng warning ngayon pa lang. Warning? Ako, hindi alam iyo sabi. Ako, wala plano bili apartment. Wala ako alam demanda. Ano ikaw sabi? Eh, yan ang sinasabi dito sa baraha ko. Ako, hindi ko alam iyo sabi. Gulo ka hula. Ako, di bayad sa'yo. Ay, naku, peste. Imbot sang imo. Nene, mga nene, halik kayo!